Mika and I bought something for you. Ito chuto, para po sa inyo. Salamat. Makakalis na kayo kung wala na kayong kailangan. Hindi mo man lang ba ikikiss? O ihahugs dito, Judah mo? Dali, dali. Tessa, ano ba? Aray! Ay, di na po ba talaga kami pwede magkita ni Nika? Delikado kasi ni Nika pag tayo dun. Mahirap din pag pumunta siya dito. Delikado na para sa kanya. Kuya, is there something going on between you and Tessa? Wala. Are you inviting her over? No. Nagmamalasakit lang sa akin yung tao. Naaawa sa akin. Buti pa nga yung kapitbahay na iintindihan yung sitwasyon ko eh. Di tulad mo kung ano-ano pinagbibibintang mo sa akin. Pepe, bumaba na ba ang warrant lamang kay Judah? Susana kitang kausapin. Ito report ng piskal. Wala daw tayong sapat na ebidensya na mag-issue ng arrest warrant. Ano? Tito Judah, ang ganda naman po nito. Bibigay ko to sa'yo kung sasagutin mo yung tanong ko, ha? Ano pong tanong nyo? Kausap mo daw si Jacob. May nabanggit ba siya kung saan siya nakatira? Ayaw po kasing sabihin ni Tito Gabriel kung nasan sila. Pwede ko na po ba kunin yung dal? Amin ka nga. Sabihin mo sa akin yung totoo. May nabanggit ba si Jacob kung saan sila nakatira? Ayoko na po yung dal. Aalis na po ko! Saan ka po ba? Nika! Hello, boss! Magaling. Tayo niyo ako dyan. Pabawiin ko ang asawa ko. Hello, Ruth. Hello, Gabriel. Ano kasi may problema? Yung mga tauhan ni Judah nandito sa labas ng bahay. Paano tayo nila nahanap? Ngayon, anong gagawin namin? So, hindi mo sasabihin ni Levi, alam niya na gagawin niya. Pauwi na ako, malapit lang ako dyan. Kakausapin ko si Judah, susubukan ko siyang paalisin. Huwag na, Ate Ruth. Bili ni Utol, walang lalabas. Bantayin niyo mga bata. Mag-iingat ka, Levi. Alam ko na dyan ka! Lumabas ka dyan, Ruth! Umuwi na tayo! Sa bahay na natin pag-usapan yung problema natin! Ruth! Pasensya na kayo. Pero hindi sasama si Ruth sa inyo. Talagang kadala-dala, ano? Kailan ba ako nakinig sa'yo, ha? Kung hindi dahil kay Ate Ruth at kay Naomi, hindi na kita pagpapasimsa. Pag nagpumulit kayo, aarestuhin ko kayo. Baka nakakalimutan niyo. Pulis ako. Sige. Ngayon natin subukan ng pagkapulis mo. Ipababa mo sa mga kasama mo, baril nila kung ay mong unahin kita. Baba mo! Baba niyo yung baril. Baba! Malis na kayo. Hindi sasama si Ruth sa'yo. Alam mo, may karapatan ako kay Ruth Gabriel. Kahit baliktarin mo ang mundo, asawa ko siya! Loko-loko ka pala eh. Ang asawa, minamahal, hindi sinasaktan. Malis na kayo. Baka magkaupakan pa tayo dito. Sorry, anak, ha? Oh, sorry. Kasalanan to ni Mami. Dapat hindi ko na kasi pinilit na mapalapit ka sa kanya, eh. Akala ko kasi okay na, eh. Akala ko pag lumipa tayo dito sa bahay, nagiging okay tayo pareho. Akala ko kasi makakabuti sa atin yung desisyon ko, eh. Pero hindi pala. I'm sorry, anak, ha? I'm sorry, baby. Mami, umiiyak po ba?
ba kayo? Hindi, ano? Umiiyak ka eh. Kunti lang. Pinapaiyak mo kasi si Mami. O sige, para hindi na po kayo malungkot, iahag ko kayo ng 1 to 100. Yung katulad dati. 1, 2, 3, 4. Tatay! Nandiyan mo ba sila? Nana, balik sa sila. Salamat sa Diyos. Akala ko ano na nangyari. Gabriel, pasensya na kayo. Pati kayo nadadamay dahil sa amin. Ruth, hindi mo kasalanan. Wala kang kasalanan. Tol, sa tingin mo, babalik pa ba sila? Sigurado. Kaya kailangan na natin umalis ngayon. Magbalik ni Joda, hindi na magpapapigil yun. Halika na, maganda na kayo. Sige na. Oo, sige. To our child. Huwag mo akong bisitin, Tessa. Umalis ka na bago kita pagbuntungan ng galit. Inilalapit ko sa'yo yung anak natin dahil kailangan niya ng tatay. Tapos anong gagawin mo? Paiiyakin mo? Last warning. Lumayas ka sa pamamahay ko. No. I'm your legal wife. Nika is your daughter. Hindi mo na kami babaliwalain. Hindi na kami kahit kailan mamamalimos na atensyon mo. Ibibigay mo sa amin ang dapat sa amin. Minsan ko lang ito ipapaliwanag, ha? Pagkatapos ito, lumayas ka na. Kahit kailan, hindi ako magiging asawa mo at hindi ako magiging tatay ng anak mo. Hindi mabubuo yung pamilya natin. Naiintindihan mo, ha, Tessa? Naiintindihan mo? Umalis ka na. Umalis ka na! Pagsisisihan mo to, Judo. Kilala mo. Kahit kailan, hindi ako magiging asawa mo at hindi ako magiging tatay ng mga mo. Hindi mabubuo yung pamilya natin. Naiintindihan mo, ha, Tessa? Naiintindihan mo? Daan na ba yung mga bata, Tabas? Opo, bossing. Doble sa dami at doble sa kargada tayo ngayon. Maghintay na po sila dun. Ayos. Ana, ana. Bumili ako. Pasok! Pasok na! Pasok! Maraming salamat, Tol. Sigurado ako babawihan tayo ni Judah at mas marami kasamang tao yan. Salamat. Dali na.
Judah. Kamag-alala, Ruth. Kami lang ni Levi nakakaalam ng lugar na to. Kaya ligtas tayo dito. At saka para mayawasan natin mangyari ulit, ano nangyari? Mas mabuti pa yung mag-ingat tayo. Kung may kailangan kayo sabihin nyo na sa amin ni Levi, kami na nilalabas. Dito lang kayo sa bahay. Anong matakot, Nay? Hindi na tayo masasaktan ni Tito Judah. Dito naman na si Tatay. Kayang-kaya niya yun. Di ba, Tay? Siyempre naman, anak. Oh, kunin mo namin ibang gamit. Sorry po, ah. Para saan, Ruth? Tahimik na po sana yung buhay ninyo ni Gabriel at saka ni Jacob. Imbis na ito kayo ngayon palipat-lipat ng bahay. Yun sa akin, isang mga mali kong desisyon. Kaya humihingi po ako ng dispensa. Wala kang kasalanan, Ruth. Biktima ka ni Judah. Biktima tayo lahat ng kasama niya. Kaya kung sa akala mo, may nagawa kang pagkakamali, nagawa mo lang yun dahil mahal mo si Jacob. Kaya hindi mo dapat pagsisihan. Maski sinong ina, magagawa ang lahat para sa kanyang anak. Diba? Salamat po, Nay. Malalaman na ng lahat ng sikreto mo, Judah. Makikilala na nila kung sino ang tunay mong pamilya. Po, birthday ni Jesus ang Pasko? Anak, birthday na yun. Kaya naghahanda yung mga tao para pahalagahan yung espesyal na araw na yun. Eh, ano pong paghahanda yung ginagawa nila tuwing Pasko? Nagtatayo ng Christmas tree, tapos nilalagyan yun ng mga makukulay na dekorasyon. Ang iba naman, nagsasabit ng mga parol. Ang ganda nun, di ba? Wow! Special po pa talaga ang Pasko para kay Jesus. Hindi ba sabi ko nga sa'yo, napakabait na tao ni Jesus. At alam mo, nung nabubuhay pa siya, tinulungan niya at pinasaya niya ang napakaraming tao. Kaya natin pinagdiriwang ang Pasko para alalahanin ang kabutihang ginawa niya. At tayo rin ha, kailangan maging mabuti, mapagmahal, at mapagmalasakit din tayo sa isa't isa. Yan ang diwa ng Pasko. Sige po, Lola. Nanay, gagayahin ko po si Jesus. Ayoko po kasi may nalulungkot na tao eh. Lalo-lalo na po kayo. Si Tatay, si Kuya Levi, si Nika, at saka si Lot-Lot. Galing na walang ako po. Tama yun. Mamu, Ate Naomi, ganda natin ang pag-decoration ng bahay para matuwa si Mami pagdating niya. Dati, tulungan mo kami mag-ayos ng Christmas tree. Ngayon na lang, magagawin pa ako. Sige na, Daddy! Please! Joshua, di ba sinabi ko may gagawin ako? Sana, si Mami na lang andito. Sigurado, sasamahan niya ako. Asan na ba siya, Daddy? Sumasagot ka na sa akin ngayon, ha? Matigas na ulo mo! Judah! Stop ha? It! Anong nangyayari sa'yo? Ayun, Lotot! Ito yung kailangan ko! Tulungan mo akong hukahin ito, ha! Jacob! Anak! Ang ginagawa niyo ni Lotlot? Malungkot po kasi si nanay ito eh.
Gusto ko lang po sana paalala sa kanya na malapit na ang Pasko. Para maging masaya na siya. Ganun ba? O, edi. Magtulong-tulong tayo. Pasahin natin ang nanay mo. Ano? Halika, tulungan ko kayo. Akin yan, lot-lot. Ayan. O, anak. Dito. Dito. Okay, dito. Okay, okay. Wow, maganda ito na pinili niyo ah. Inaayos ko lang yung gamit ko. Mami, pwede po ba tayong maglagay ng Christmas decoration dito sa bahay? Kasi po, yung ibang kapitbahay natin meron eh. Anak, hindi natin kailangan mag-decorate itong bahay. Kasi hindi naman tayo dito ngayon magpapasko. Saan po tayo magka-Christmas, Mami? Sa Amerika. Doon na tayo ulit titira. Pero Mami, ang sabi niyo po, dito na tayo titira sa Pilipinas. Sorry, anak ha. Nagbago ang plano ni Mami. Naisip ko kasi, mas makakabuti sa atin, mas magiging okay ang buhay natin kung aalis na lang tayo dito. Pero, Mami, masaya na po ko dito eh. Paano po si Yaya? Paano po yung mga kaibigan ko, lalo na si Jacob? Please, Mami, wag na tayong umalis dito. Sorry, anak. Alam kong mahihirapan kang iwan sila. At hindi mo pa maintindihan ngayon, pero... Please, magtiwala ka lang kay Mami, ha? Ginagawa ko lang naman yung sa tingin ko makakabuti sa ating dalawa. Okay? Kinakuha niyo to para maging masaya tayong dalawa eh. Pero sana, Mami, bago tayo umalis dito, makita ko muna si Jacob.
para makapagpaalam ako sa kanya. Thank you, Mami. May aayusin lang si Mami. Pero, kung may oras pa tayo, subukan natin hanapin si Jacob. Is this what you mean by busy, Kuya? Pinagpalit mo si Joshua para makainom ka? Tigilan mo ako, Naomi, ha? Madami akong iniisip. Naiintindihan naman kita, Kuya. Mabigat sa'yo ang pagkawala ni Ate Ruth. Pero huwag mo naman kalimutan na nandito pa rin si Joshua. He needs you. Iniisip ko pa din naman si Joshua. Para sa kanya nga itong ginagawa kong pagbawi kay Ruth. Kuya, the only way na babalik sa'yo si Ate Ruth ay kung magbabago ka. Kung tatanggapin mo na ikaw naman ang may kasalanan, why she left in the first place? Ano sabi mo? Hindi umalis si Ruth. Dinukot siya ni Gabriel. Saka huwag mong kakalimutan kung sino kakampi mo dito. Hindi sila, hindi ang walang kwenta mong boyfriend, kundi ako! Kakampi mo ako, Kuya. Kaya nga sinasabi ko sa'yo yung totoo eh. Ikaw... Tama na, Naomi! Kapatid kita. Ha? Mahal kita. Kaya huwag mo akong pipilitin na magalit sa'yo. Ha? Tanda mo yan. Ready na ba kayo? Sasaksakan na to! Sige! Landahan! Yeah! Nay! Tapos na yung Christmas tree natin! Eh, sandali anak, may kulang pa. Ito anak, oh! Alam mo ba anak, kung maliit ka, ikaw lagi ang nagsasabit ng bituin sa taas ng Christmas tree. Naalala mo? Hindi ko na po maalala yun, Tay. Pero, ito po yung unang mararanasan ko. At masayang-masaya po ako na magkasama ko kayo ni Nanay! Balik ka, kamitan natin! Mama na. Ito sa pinakataas, ha? Yan! Yan! Galing-galing mo! Galing-galing mo! Yakap nga! Kilala, kilala! Merry Christmas! Nahanap niyo na ba si Ruth? Sige, damihan niyo yung tao sa paghanap sa kanya. Kaya yung isang inutos ko, binabantayan niya ba? Pwede tayo humiling kay Jesus? Ano bang gusto mong hilingin? Gusto ko po sana na mabuo po ulit yung pamilya namin kahit nung bata pa ako. Masarap yung gantong pakiramdam na sama-sama tayo ni na Jacob. Ang pinakaasam ni Gabriel. Nakikipagkita ako kay Gabriel at aaminin ko sa kanya na ako ang legal niyang asawa at hindi si Jesus. Hindi mo pwede gawin sa akin yung Tessa! Hindi! Ba't pumunta si Tessa? May kailangan daw siya sabihin sa akin ang harapan. Mawawasak sa isang igla. Kuya Levi, nasan si Tatay? May masama akong balita para sa'yo. Noah. Noah.